Welcome back sa ating channel, mga ka-hoops. Nakaraan nga ay napag-usapan natin ang konting parte ng buhay ni Coach Mav at kung bakit hindi nga ito pumasok sa ating pambansang liga na PBA. At sa video nga natin na yon ay sobrang dami na mga ka-hoops nating nag-comment kung bakit hindi ito pumasok sa PBA. May mga nagsabing hindi ito magaling, walang may gustong kumuhang team sa PBA sa kanya, at masyadong maliit para maging PBA player at marami pang iba. Kaya ngayon, tara at samahan niyo akong sagutin ng direkta kung bakit hindi nakapasok sa PBA si Coach Mav. Pero bago yan ay huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel. I-click mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga basketball updates. Bago tayo magsimula, mga ka-hoops, gusto ko lang sabihin sa mga isasagot ko sa mga komento niyo ay base sa aking sariling pagsasaliksik. Kung sa palagay nyo ay meron kayong mas best na sagot ay ikomento nyo lang yan sa ating comment section. Magsimula tayo sa komentong hindi raw magaling maglaro si Coach Mav kaya hindi ito nakapasok sa PBA. Hindi ko ang ating channel papaburaan ng komento na yan, mga ka-hoops. Base nga sa panunod ko sa mga laro ni na Coach Mav sa kanilang mga Dayo series ay nakita ko ang skills na pinapakita nito sa game. Bilang isang coach ay halos pulido ang mga galaw nito. Mula sa pag-setup ng play at pagdadala ng bola at paggawa ng puntos. Yes, mga amateur ang mga nakakalaban nila sa Dayo series. Pero ang point ay yung husay na parang naka-built-in na sa isang player. Pro o amateur man ang makakalaban. Kaya para sa akin, mahusay si Coach Mav at hindi yun ang rason kung bakit hindi ito nakapasok sa PBA. Sunod ay ang komentong nagsasabing maliit daw o undersized si Coach Mav kaya hindi ito nakapasok sa PBA. Again, disagree ulit ako dyan. Yes, sa basketball height ay isang advantage. Tama ka dyan ka hoops. Pero nag-e-evolve na kasi ngayon ang larong basketball. Kasabay na doon ang mga players. Kaya di mo masasabing height na lang ang nagdadala sa bawat game. At wala ngang lugar sa mundo ng pro basketball ang mga maliliit na mga players. Huwag din nating kalimutan na maraming mga maliliit na players na talagang halimaw sa laro. Sa NBA, nandyan si Muggsy Bogues na 5'3 ang height at si Nate Robinson na 5'9 ang height at marami pang iba. Sa local naman ay nandyan si Mark Cruz na 5'6 ang height, player dati ng Star Hotshots na naglalaro na ngayon sa MPBL. At si Johnny Barrientos na 5'7 ang height at ayon nga sa eligibility rules ng PBA ay dapat daw 5'6 ang height mo para makapasok ka sa liga. At nalaman ko na 5'6 ang height ni Coach Mav, kaya hindi sa height kung bakit hindi ito nakapasok sa PBA. At ang huling komento ay yung sa wala daw PBA team ang kumukuha o kumuha sa kanya. Well, dyan depende. Kasi una, bago may team na magka-interes sayo, kahit di ka pa sasalang sa draft, ay dapat kilala ka as in kalat ang pangalan mo. Sa kaso naman ni Coach Mav ay hindi pa nga siya ganun kakilala noon. Pangalawa ay dapat kang dumaan sa draft combine. Bago may team na magka-interest sa'yo, magpakita ka ng skills na meron ka sa mga scouts nila para makita nila kung kailangan ka talaga ng team nila. At eto nga ang may sasagot ko sa patungkol sa hindi pagpasok sa PBA ni Coach Mav. Sa totoo lang ay gusto talaga ni Coach Mav na maging PBA player noon. Pero ayon nga sa kanya ay mas pinili niya talaga ang pagtuturo at hindi na nito tinuloy ang plano niya sanang pumasok sa PBA. At ang sagot nga na yan ay direktang sinabi niya sa isang vlog nila. So ngayon ay may mga offer itong natatanggap sa MPBL para maglaro. Kaso talagang ayaw na daw nito at okay na daw siya sa kanilang mga Dayo series. At least doon daw ay hawak niya ang oras niya. Unlike sa isang player talaga na committed halos buong oras mo. So yun nga ang mga sagot natin sa ilan sa mga napakaraming komento na yan patungkol sa hindi pagpasok ni Coach Mav sa PBA. Again, kung may mga pansarili kayong opinion patungkol sa topic natin sa video natin na ito, ay komento nyo lang yan sa ating comment section. Thank you for watching, mga ka-hoops, at God bless inyong lahat.